kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y gawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga kararating lang po, wag po tayo magmamadali sa pagpasok. Naririnig naman po ako sa labas. Gayun din po sa mga sumusubaybay sa atin sa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ngayong linggo ay tinatawag nating Laetare Sunday, ang ika-apat na linggo ng Kwaresma, isang hudyat na tayo'y magalak. Dahil tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako ng bagong buhay sa kanya. Pinaaalalahanan sa atin ngayon na si Kristo ang liwanag, ang ating puon, ang liwanag na siyang magbibigay sa kalinawan sa ating buhay, ng kalinawan sa kahalagahan at kahulugan nito, at ang ating patutunguhan, walang iba kundi siya lamang. Samahan niyo rin po ako sa pagpapasalamat. Dahil ngayong araw na ito po ay pinagdiriwang ko ang ikalawang taon ng aking pagkapari. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga pari, ipagdasal niyo rin po ako na sana ay manatiling maging matapat na naglilingkod sa Kanya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili,
Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Palabas na inyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak. Ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Merong pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa. Sagot ni Jesse, sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundungan ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiram mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ni yung bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tatagliin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa.
sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin na mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan. Iyan nga. Hindi. Kamukha lang. Wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki. Ako nga po iyon. Paano kang nakakikita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilati ng bulag.
Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakikita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay?" Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, "Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakikita na siya ngayon?" Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam po namin siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili." Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y may sapat na gulang na, siya po ang tanungin ninyo." Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo, alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi," tugon niya. "Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon nakakikita na. Ano ang ginawa niya sa iyo?" Tanong nila. "Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y inalipusta nila, "Ikaw ay alagad niya," sabi nila. "Ngunit kaming mga alagad ni Moises, nalalaman naming magsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan nang galing." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nang galing. Gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos sa mga makasalanan. Ngunit pinakikinggan niya mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagyaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita nuna, siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita." Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, "Ibig mo bang sabihin bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo'y bulag,
wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan sa iba po sa atin, araw ng pamamahinga, at sa lahat ay araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil ngayon ay ika-apat na araw ng Linggo ng Kwaresma, araw ng pagiging magalak, palakpakan natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Tayo ba'y bumabaling sa liwanag? Alam niyo po mga kapatid, hindi natin masyadong nabibigyan ng halaga, pero yung liwanag ay talagang bahagi ng ating buhay. No? Matindi ang sikat ng araw ngayon, no? Pero dahil sa araw, tayo'y nakakikita. Kapag walang liwanag, masyado tayong nasasanay, lalong-lalo na dito sa Maynila, no? Na parang 24/7 maliwanag, no? Pero kapag nawala iyon, no? Hindi ko alam kung naabutan ninyo yung mga panahon na kahit dito sa lungsod ay madalas ang brown out, no? Para bang tumitigil ang buhay, no? Ngayon kasi may emergency light na, ngayon yung ating mga cellphone, de baterya, matagal ang buhay. May mga laptop, may mga tablet na kahit walang kuryente ay tumatakbo. Pero merong mga panahon na kapag walang liwanag, dahil wala tayong makikita, kasabay nun, walang kuryente, mahirap magpatuloy ng kung anong nakasanayan natin. Maghihintay pa tayong bumalik ang kuryente o kaya sumunod na araw at kapag nagsimula ng bagong araw, sumikat ng araw, doon palang tatakbo ang buhay. Minsan, dahil nga kinagabihan, walang nangyayari, doon palang tayo naghahabol sa dapat nating gawin. Pero kung titignan din natin, yung salitang liwanag, ginagamit din natin sa ating kamalayan. Pag kailangan nating malinawan, sa pag-unawa, sinasabi natin, paliwanagan mo naman. Magpaliwanag ka. No? Na para bang yung imahin natin ng pagkakita ay naroon din yung pagtanaw ng isip. Kapag hindi na ipaliwanag, malabo. O wala kang nauunawaan. Wala kang naiintindihan. No? Kaya yung salitang liwanag, yung ating kamalayan sa iliwanag, ay imahin hindi lang ng ating pagtanaw, pagdama, kundi ng pag-unawa. No? Bakit ko sinasabi ito? Kung titignan po natin ang ating mga pagbasa ay tungkol sa liwanag na dala ng ating Poong Jesus Nazareno. No? Sa unang pagbasa, nakita natin na hinirang si David. At si David ang nagsilbing tanglaw ng bayang Israel nung siya ay naging hari. Sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ginagabay niya ang buong bayan ng Israel tungo sa pagkilala at pagsamba sa ating Panginoon, tungo sa mabuting pamumuhay bilang isang kaharian. At alam natin, pinaniniwalaan natin na galing sa linya ni David ang ating Poong Jesus Nazareno. Pero kung si David ay tanglaw na gabay lamang, ang Poong Jesus Nazareno na siyang anak ng Ama, ang liwanag nating lahat. No? Kaya ipinakita sa ating mahabang pagbasa ngayong araw na ito na siya ay nagpagaling ng bulag.
Isang bulag, walang nakikita, nabubuhay sa kadiliman, ay kanyang binigyan ng pagkakataong makita ang mundo. No? Na simbolo, tanda ng kung sino tayo. Sa ating pagiging makasalanan, sa ating pagiging makasarili, binubuksan ng Diyos ang mga mata natin para makita kung ano at sino ba talaga tayo, kung saan tayo patungo sa ating buhay. Kaya sinasabi ni San Pablo, hindi na nga tayo dapat nabubuhay sa kadiliman. Hindi na tayo nabubuhay na para bang wala tayong kamalayan. Na para bang hindi natin alam yung tama at mali. Yung para bang hindi natin alam na lahat tayo ay patungo sa Diyos. Patungo sa ating puon. Tayo ay nabubuhay sa liwanag. No? At magandang pagnilayan po iyon. Ano? Nabubuhay ba talaga tayo sa liwanag? No, sabi nga, kung ikaw ay nakakita na, kung lahat ay malinaw na sa iyo, kung may mga bagay ka nang nauunawaan at nakikita, bakit ka pa babalik sa kadiliman? Bakit ka pa babalik sa kalabuan? No? Minsan ganun tayo. May mga pagkakataong ganun tayo. No? Alam na natin yung tama, alam na natin yung dapat iwasan, natutunan na natin ang mga dapat matutunan, napagdaanan na natin ang mga dapat mapagdaanan. Pero bakit ganun? Bakit bumabalik pa tayo sa mali? Bakit bumabalik pa tayo palayo sa Diyos? Bakit yung mga nakagawian nating alam naman nating hindi dapat, nagpapahila at nagpapahila pa tayo? Hmm? Hindi lamang bilang mga individual, pero minsan grupo, minsan komunidad, minsan ang ating bayan. Natuto na tayo sa kasaysayan. Natuto na tayo kung ano yung mga dapat nating gawin at hindi na dapat nating gawin. Pero bakit bumabalik pa tayo? Ngayong araw ng Linggo po, mensahe sa atin ng Poong Hesus Nazareno, magalak tayo dahil tinupad ang kanyang pangako ng kaligtasan. Magalak tayo na dahil sa ating mga pagkakamali, binibigyan tayo ng pagkakataong magbalik loob. Magalak tayo dahil may kahulugan at may punto ang ating mga buhay. Pero sana naman, dun na tayo pumunta. Huwag na tayong bumalik sa kadiliman. Kaya naman po sa ating pagninilay at sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana ang ating buhay ay nakabaling sa liwanag. Malay sa tamang gawain, malay sa tamang pag-iisip at tamang pagkilos at ginagawa ang lahat upang huwag nang bumalik sa mga dating nakagawian, sa mga makasariling nakagawian, sa mga bagay na magpapababa at magpapabagsak sa atin. At sa araw na ito, tanungin po natin ang ating mga sarili kung may kailangan na akong baguhin bilang bahagi ng aking pagbabalik loob sa Diyos. Ano yun at ano ang dapat kong gawin at pagsumikapan para rito? Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayan ng Diyos na tinipon niya at ibinaling sa liwanag, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo.
Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparito at hukom sa nagbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal at sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli at nagmamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay habang ating itutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, ikaw nawa ay manatili. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang pagdadima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin. Ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag, O Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming masalamin ang iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Tinapay at alak na ito
kayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabayak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pasto.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa darating na March 27, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesús Nazareno, inubalhati ka namin.